sa lahat. Gaya ng binanggit sa aklat ng mga mang-aawit, kapalad ang tao may iwala kay Yahweh, at sa Diyos, Diyos ay hindi sumasamba. Yan ang napakahalaga na ating pagtuunan ng kaisipan. Dahil ano na ang ating pipiliin sa buhay nito? Ang sumunod o ang tumaliwa sa Kanya palituntun? Ang ating ebanghelyo sa araw nito ay naglalayo na ipahayag sa atin ang tungkol sa ating Panginoon, ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Gaya nga ng ebanghelyo sa araw nito, ito ay sinaad ni San Juan nung panahon siya ay nakatulog. Nabalitaan niya na si Jesus ay maraming himalang ginagawa sa lugar na kung saan pinigilan niya. Kaya itutusan ni San Juan ang kanyang mga lagad at pinatanong kay Jesus, kayo po ba ang darating na aming hinihintay o meron pa kaming hinihintayin iba? At sumagot si Jesus, ang sabi niya, bumalik kayo sa kanya, kay Juan, at sabihin ninyo ang inyong nakita at narinig. Kaya ang mga bagay na atin ding maaalaala, sa ating pamumuhay araw-araw, marami tayong natatanggap ng mga bagay-bagay na kung ating titingnan, ito ba ay nakabubuti sa atin? Kaya na ang ating tinitingnan ngayon ang sinabi ni Juan sa mga lagad niya. Itanong mo kay Jesus kung siya ang babalik na hinihintay natin o meron pang iba. So, ang ating Panginoon naman ang desisyon na sabihin ninyo kay Juan na inyong narinig at nakita ang mga pilay na kalalakad, ang mga tingin na karirinig, ang mga pinakapagsasalita, at ang mga patay na buhay. So yan ang isang napakaganda na ating nakita. Ito rin yung hulak sa mga darating na araw kung kailan ang Panginoon ay darating. Tayo, bilang mga kaisa ng ating Panginoon na nagpapatuloy na lumakad sa kanyang kapabaranan, kailangan natin bigyang tuon sa tingnan. Matagal ng panahon tayo naghihintay, pero darating at darating ang ating hinihintay. Hindi maglalaon at darating ang ating hinihintay. Kaya ito yung hamon na sabi nga, narinig ko na noong ba, walang sawaan, walang iwanan. Patuloy tayo maghintay at umasa sa darating. Kaya nga si San Juan, ang ating Panginoon, ay patuloy na maghayag, magpahayag ng kanyang salita. At ito yung kailangan natin gampanan, ang magpahayag ng salita tungkol sa ating Panginoon. Salita na magbibigay ng hamon sa mga tao. Kaya sabi niya, kapalad ang mga tao hindi nag-aalindangan sa ating Panginoon. Sapagkat sa ating Panginoon lang natin makakamit ang lahat. Kaya nga sa Marcos, yung ebanghelyo ng itong linggo to, sabi dito, nagsimula noong matupad ang ulat ni Propeta Isaias, narinito ang sugo po na aking ipinadalang mauna sa iyo, ihanda niya yung daraanan. Nakita ko dito, hindi lang yung mga literal na daraanan, kundi tayo nakipag-isa sa ating Panginoon para piliin natin nakahanda tayo sa panahon ng pagbabalik ng ating
siyang ating hinihintay. Kaya dito ay makikita natin ang kahalagahan din ng bautismo na sa ating panahon ngayon, ang pakikipag-isa sa ating Panginoon, na yan ang matibayan na kung tayo nakipag-isa sa ating Panginoon, ano na yung tinatawag na bautismo. At naroon din yung tinatawag na pagsisisi natin. Kaya ang tao nakakapagsisi dahil alam niya na meron siyang sinupaan o tinayuan sa harapan ng ating Diyos. Kaya nagpapatuloy tayo magsisi kung tayo nagkakasala at nagkakamali. Gaya rin ang sinabi ni Joel, kapanata dalawa, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. At magbalik loob, ibig sabihin ng pagbabalik loob ay ang manatiling tapat sa ating Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Pwede na kayo mag-sumusunod.